Mahigit kumulang 1 milyong pasyente at mga pamilya ang kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit na myelodysplastic syndrome o mas kilala bilang MDS. Ang taong may MDS ay maaaring magkaroon ng leukemia. Dahil ang gamot para sa nasabing sakit ay patuloy pa rin tinutuklas, ang pelikulang ito ay alay sa mga pasyenteng may MDS, gayon din sa kanilang pamilya na umaasang mahahanap nila ang lunas para sa nasabing sakit. Pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sribat 75. Pasensya na kung ngayon lang ako. Kasi naman, nakatulog ako kanina sa bus eh. May gusto ka ba? I-order na lang kita. Hindi na, ako na lang. May gusto sana akong ibigay. Ako mismo ang gumawa, kaya lang nawala kanina sa bus. Talaga? Sunmi, may sasabihin ako. Ano yun? Sige lang. Ayoko na. Problema. Si Tony, tingnan mo. May problema.
Ngayon dapat ang palit ang tubig nito, di ba? Oh, bakit? Kunin mo yung concentration meter. Pihi ka ng isang yan. Fighting fish kasi ang mga beta eh. Kaya mahirap alagaan. Sila kasi yung uri ng isdang mas gustong nag-iisa lang. Kaya malungkot sila. Kaya naman, mahirap din silang isama sa iba pang isda. Kasi Jack na mga away lang sila. Nagustuhan ko lang yung tunog dyan sa bag mo. Nasira ba ang cellphone mo? Anong pamagat ng kanta? Kasi nagustuhan ko talaga eh. Natatakot ako eh. Kung ano na mangyayari. Pamatay ka? Pwede ba? Huwag naman dito! Nasaan yung aking mga? Bakit nariyan yan? Ayan yan. Hoy! Grabe, okay, lamig! Kailangan ka ng tulong? Sir! Thank you.
umaga, nagkape ka na? Ako wala, ako na lang. Ikaw, nagkape ka na? Alam mo naman bawal sa akin ang kape. Teka, bago ang pabuko mo, no? Dolphin yan, ano? Ikaw talaga, ang galing mo, ha? Alam na alam mo, pagkakaiba na kami ng pabango, eh. Masyado mo akong pinabibili, ba? Kumusta ang wakad mo kahapon? Kahapon? Okay lang. Paano namang okay lang? Samantalang kahapon, sabik na sabik kang umalis dito dahil sa ginawa mong pabango para sa kanya. Bakit? Hindi niya nagustuhan? Hindi ganun. Nawala kasi yung pabango, eh. Yung mga ginawang test sa'yo, okay naman. Pero mababa ang blood count mo. Kaya kailangan palagi kang umiinom ng mga gamot. At ingatan mo magkasipon. Ay, salamat naman. Paano daw? Maraming salamat ulit. Kung hindi ka pa kumakain, mas makabubuting sumubay ka na sa'kin. Baka po kasi mahuli ako sa trabaho. Siya nga pala, binisita niyo ba kailan lang ang papa ko? May nakita kasi ako mga bulaklak nung huling bumisita ako. Binisita ko siya kailan lang. Para alalahanin lang siya kahit paano. Para po sa inyo to. At ilagay niyo po ito sa kotse niyo. Pinalago ko po ito sa trabaho ko. Daphne yan. At alam niyo ba? Napakabango niyan. Sige po, maraming salamat. O dahan-dahan lang, baka tumulong sa dami. Saan gawin mo? Saan mo? Maupo ka muna. Halos sabay tayong nagsimula sa gawain ito. Ako ang naging coach ng swimming team. At ikaw naman, naging substitute player. Natutuwa ka ba sa pagtuturo mo sa mga bata? Kamusta naman? Hindi ko naman ginagawa ito dahil nakakatuwa, eh. Bakit ikaw? Ganun ka ba? Nabalitaan ko na may job offer ka. Okay ang pagiging aquarist. Malaki ang kita riyan. O sa bagay, hindi na rin naman tayo mga bata, eh. Kailangan natin ng seryosong trabaho. Ituloy mong gusto mo. Para mabuhay ka. Mahirap din namang ito na lang lagi ang aasahan mo, di ba? Sa totoo lang, wala naman akong problema rito, eh. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ka pa ba mag-aasawa? Isipin mo rin ang iyong mga magulang. Sige, pag-iisipan ko yan. Kapag nag-asawa ka na lang ulit, buti pa, maiwala kita. Huwag mo akong tatanggalin. Kapag ginawa mo yun, sa bahay mo ako titira. Okay? Hmm.
Kanino kaya ito? Hanbul Perfume Laboratory, Kim Soon-mi. May tao ba riyan? Tao po? Ano ba yan? Ay, Diyos ko naman. Teka, sino ka ba? Hindi mo ko natatandaan. Kahapon, dun sa may ilog. Mabuti naman, buhay ka pa! Ah, oo. Buhay pa ako. Ito kasi, nakalimutan mo kahapon. Gabi na, nagtatrabaho ka pa? Oo eh. Paano mo nalaman to? Nakasulat dyan sa kahon eh. Importante siguro sa iyong larong yan, no? Talagang may pangalan mo pa eh. Tatawagan na lang sana kita eh. Pero nagpunta na lang ako. Mister, alam mo hindi ito isang laruan, kundi music box. Ah, abat. Sabi na music box to eh. Di ba? Oo. Galing, no? Sige na. Iwan na kita. Sige. Okay. Sandali, oy! Hmm? Gusto mo kumain muna tayo? Ano ito? Lugaw? Ayaw mo? Hindi mo ba gusto? Ano ba ito? Parang laboratorio? Ah, isa kasi akong perfumer. Lumilikha ako ng scent para sa mga pabango at ilang cosmetics. Ah, perfumer. Ganda naman ang trabaho mo. Anong ginagamit mong shampoo? Hmm? Gusto ko lang malaman kasi kakaiba yung amoy. Saka masyado akong particular sa mga amoy. Kasi nga bahagi yun ang trabaho ko eh. Hindi ako nagsishampoo eh. Sabon lang ang ginagamit ko. Gumagawa ka rin ba ng sabon? Salamat sa'yo. Sa music box. Mahalaga sa akin yun, alam mo ba? May pasa ka. May nakaaway ka ba? Ah, hindi, bali, wala ito. Masyado lang sensitibo tong balat ko. Ah. Tutuloy
Maraming salamat ulit. Ingat sa pagmamaneho. Sige. Teka. Pwede bang patingin din ako ng kamay mo? Kamay ko? Kamay mo. Pang ang kamay mo. Parang kamay din ang papa ko. Anong sabi mo? Ay, wala. Sige na. Magkikita pa naman ulit tayo, no? Siguro. Oo naman. Tutuloy na ako. Kimbab? Ilang rolls? Mga 20 sana, oh, Lola. Sige. Dito ka lang. Teka. Totoo ba to? Teka. Ikaw sa saan na, di ba? Akala ko naman nakalimutan niyo na ako, Lola. Natatandaan niyo na ako ngayon. Oo. Napakaganda mo na ngayon at ang tangkat mo na. Patingin iba na. Ibang iba ka na. Ay, sorry, Lola. Ang ganda mo eh. Magbata pa ako. Madalas kaming magpunta ni Papa rito para mamingwit ng isda. Ayan, yung hiling mo. Uy, salamat ha. Ang tagal kong hinahanap to eh. Isang kopya lang pala meron ito. Kamusta ka naman dito? Tinatanong pa ba yan? Alam mo naman kung anong lagay ko eh. Nauwi na sa leukemia ang sakit ko. Kaya malala na to. Kung hanggang kailan ako, hindi ko alam. Pwede mo nga yung tawag sa sakit ko eh. Hirap na akong bigkasin pa. Myelodys plastic syndrome ba yan? Ng kotse. Ah, di ba gusto mo yun? Gamitin mo muna ng ilang araw. Talaga, dyan yun? Ipapagamit mo sa akin? Mm-hmm. Ah! Oh! Oh! Oh!
Oh, dahan-dahan. Sabi ng dahan-dahan eh. Ako na nga. Miss Lily, may dumating kang bisita. Bisita? Opo, isang babae. Bilisan niyo na ho. Kasi halos kalahating oras na siya naghihintay sa inyo. Uy! Ano mo? Uy! Magsanay ka. Galingan mo, ha? Oh, kasi naman, miss, hindi ka pwede sa lugar na ito. Pasensya na. Pabayaran ko na lang lahat ng to. Hindi ko lang kasi ako nang bala. Pasensya na ulit. Anong problema riyan? Natapong kasi lahat ng huli ko eh. Dahil nabangga niya ako kanina, naghalo na tuloy yung maliliit at malalaking huli ko. Hindi naman problema yan eh. Gawin mo na lang ulit. Ano ko ba naman? Halos isang oras kong ginawa ito, no? Tapos ulitin ko ulit paghiwalay ng mga ito. May oras ka ba? Pwede mo akong tulungan? Ang galing mo naman maghiwa niyan. Akala ko ba matutulungan mo ako rito? Sana tinawagan mo muna ako. Iabot mo yung islang nariyan. Alam mo, matagal ko nang ginagawa ito, kaya gamay ko na. Sakasanay na ako sa lansa ng isda. Ayos lang ba sa iyong lansa nito? Kaya ba malansa ang kamay mo dahil sa mga yan? Ganun nga. Pero lagi naman ako nag-uugas na mabuti ah. Yung amoy ng kamay mo? Parang amoy ng kamay ng papa ko noon. Madalas kasi siyang mangisda habang ako naman natutulog. Gustong-gusto niyang nangingisda kami noon. Sa tuwing uuwi kami, ang dami-dami naming huling isda. Tapos iluluto namin. Kaya naaalala ko, yung namayapa akong papa sa'yo. Dahil sa amoy ng kamay mo. Patay na ang papa mo. Siguro masyado siyang napagod sa akin noon. 11 years old ako nang namatay siya. Ang mama ko naman namatay rin pagkapanganak niya sa akin. Teka, yung music box na dala mo, bigay sa akin ng papa ko yun. Unang regalo niya sa akin yun. Kaya para sa akin napakahalaga nun. Dahil alaala yun ng papa ko. Mahalaga pala sa'yo yung music box na yan. Eh, ba't ganun ang itsura nun? Alam mo, matagal ko nang gustong ipaayos yun eh. Kaya lang ang dami ng parte na kailangan palitan para maayos uli. Kaya hinayaan ko na lang na ganun. Saka ako na lang ipapagawa siguro. Oh, ayan. Tapos na ba tayo? Pwede rin ba akong sumamang magpakain ng isda? Ha? Heto, kain na. Heto. Ayan, sige. Isa pa. Baka naman itulak muli ako, ha? Ba't naman? May naging naisip mo sa akin. Wala akong magawa eh. Maglaro tayo ng word chain. Magkakapi lang ako. Easter? Sa akin na ba? Gusto mo mamasal bukas? Ikot ka pa eh. Hi, Sunny. Hi! Wow!
ka ba papasok? Ha? Papasok? Papasok ako. Okay lang ba kung bibili muna ako ng makakain natin? Prutas o maiinuman lang? Tapatin mo nga ako. Ikaw ba mahihiyain ka ba o sadyang manhid ka lang? Sabihin natin kinakabahan lang ako. Pero huwag kang mag-alala. Papasok ako. Kung ayaw mong pamasok, edi wag! Wait, Awi! Hindi naman sa... Ang talino mo magtampon nito? Oh. Hmm? Oh. May betta fish ka? Matagal mo na tong alaga? Ang cute, no? Siguro mga 3 taon na yan sa akin. Bakit? May nakikita ka bang mali? Wala naman. Wala? Pero para kasing meron eh. Alam mo, minsan, lagi kami nag-aaway niyan. Minsan lang. Dito ka lang ha, magbibis lang ako. Kotatsu? Myelodysplastic syndrome? Sunmi? Hindi ka pa ba tapos magbihis? Sandali. Pwedeng ipaliwanag mong ibig sabihin nitong nasa card? Hmm? Sangu. Parang... Kumusta siya? Okay lang po ba siya, Doc? Sino ka? Nagkataon lang pong kakilala ko siya. Ano po ba talaga ang kalagayan niya? Dapat ko bang sabihin ang lagay niya? Sa isang taong kakilala lang naman siya. Ayos mo na lang, okay? Go. Mahal ko siya. Kaya kung pwede, sabihin niyo na sa akin. Ang kalagayan niya. Pinapatawa mo naman ako eh, ha? Tingin mo kaya sasabihin ko ang lagay niya ngayon? Dahil lang sa sinabi mong mahal mo siya, ganon? Tingin mo sapat na dahilan yon? At tingin mo dahil mahal mo siya, may karapatan ka na ngayon na malaman ang kondisyon niya? Naisip mo ba yan? Kung ano pang iniintay mo riyan, halika na. Myelodysplastic syndrome. O mas madaling paliwanag, isang stage bago sabihin leukemia ang sakit. Ang sakit na yun ay kadalasang makikita sa mas nakatatanda na. Bihirang magkaroon ng bata nun, pero si Sunmi, 10 taong gulang pa lang ang mayroon na. May ganun din sakit ang papa niya. At yun ang ikinamatay nito. Pero bakit ganun? Para kasing mahirap paniwalaan.
para namang normal siya at walang anumang karamdaman. Maaaring normal pa kung pagmamasdan mo siya dahil marahil hindi pa talaga ganap na leukemia ang sakit niya sa ngayon. Pero isa sa mga kaibigan niya na na-diagnose rin ng ganong sakit ay may acute leukemia na sa ngayon. At kung di maoperahan, baka hindi na siya umabot sa susunod na taon. At nasa ganong lagay din si Sunmi. Manigarilyo, magkape muna tayo. Hindi ko ba nagsisisi? Sa ate ko? Huwag mo sabihin na lasing ka dahil sa kape. Tigilan mo nga ako rin. Pasensya ka na. Kalimutan mo na. Magalala. Wala naman sa akin yun. Nagtataka lang ako kung ba't bigla mong nabanggit. May problema ba? Wala, wala naman. Wala. Nagtanong na ako kasi... Dito na ba yun? Pero bakit parang sira yata ito? Sandali, narin na! Pasok ka! Sandali! Paano? Kasi... nung huling punta ko rito, nakita kong sira yung kutatsu. Kaya naman, pinakailaman at tinayos ko na. Pero yung siradura mo... medyo may kalumaan eh, kaya nagpatawag ako ng maintenance para gawin ito. Para naman safe ka. Ayaw mo nun? Wala ka ng problema ngayon? Kinalitan mo? Pati lock ng pinto ko? Pumasok ka na. Code niyan, 0707. Birthday ko. Palitan mo na lang kung ayaw mo nun. Tungkol nga pala sa sakit mo. Nabanggita sa akin ni Dr. Cho. Tinakot pa nga niya ako eh. At mula pa kahapon, nagbago na ang isip ko. Kahapon? Bakit? Ano bang nangyari sa akin kahapon? Makabubuting sundin na lang natin ang nasa puso natin. Hindi ko alam, Sunmi, kung gaano kalala ang kondisyon mo. Pero kahit anong mangyari, hindi ako papayag na malayo ka sa akin. Thank you.
Masasakta na ba sa tuwing malakas sa tabi ko? Kesa sa nararamdaman ko bunga ng sakit ko. Napapanood kita. 30 minutes pa ako magsasanay, kaya buti pa. Doon ko muna sa kwarto ni Coach. Okay lang. Sabi nga nila, laban! Sige na, doon pa na nga muna. Laban! Laban! Uy, salamat. Magkaibigan pala kayo ni Sangu? Mula po nung nasa middle school kayo? Naikwento pala niya ako sa'yo. Siguro, talagang labis ang pagmamahal niya sa'yo, no? Teka, asawa mo ba yan? Hindi ko alam, nakasal ka na pala. Kapatid ni Sangu ang babaeng yan. Baka naman... Hindi pa niya naikwento sa'yo. Nagkasakit siya noon. Halos isang taon din. Matapos kaming ikasal. Death anniversary niya nung isang linggo. Nako. Hindi ko alam yun. Pasensya ka na, ha? Tingnan mo nga naman. Nung isang araw lang, medyo kakaiba siya. Kakaiba? Nagtanong kasi siya, kung nagsisisi raw ba ako na nakilala ko ang kapatid niya. Nakapagtataka nga eh. Parang sa pangnasaktan na mawala yung ate niya. Kaya rin naman siguro, hindi ko na ganong binabanggitan tungkol sa ate niya. Okay ka lang?
Paano ka ba? Bakit nandito ka pa? Wala lang. Hinihintay kasi kita. Tayo na. Para kahit paano, mainitan ka muna. Tayo na. O bakit? Dito ka lang sa amin. Ako na lang muna siguro. Huwag na. Baka hindi makatulong eh. Baka hindi lang nila... Bakit, Sambo? Kailan pa natin gagawin to? Kakausapin ko lang ang mga magulang mo. Wala namang masama, di ba? Kumusta po? Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Kim Sunmi. Pwede mo ba akong tumuloy? Medyo kanina pa po kasi ako giniginaw. Hindi ako papayag na makasal kayong dalawa. Minsan na akong nawala ng isang anak. At hindi ako papayag na magkaroon ng isang sakiting manugang. Hindi ko na kaya makakita pa ng isang may sakit. Lalo na kung magiging ikaw yun. Alam niyo, nauunawaan. Hayaan mong ipaunawa ko sa'yo. Hindi mo alam kung gaano naghihirap ang kalooban ni Sango. Mahal na mahal niya ang ate niya. Gagawin niya ang lahat, mailigtas lang ang taong mahal niya. Kaya naman ayoko nang maghirap ng aking anak. Tulad ng paghihirap niya nung namatay ang kapatid niya. Kaya ayokong makasal kami dalawa. Parang awa mo na. Sige lang po. Ang totoo, naiintindihan ko naman. Sunmi, tama na yan. Talaga bang ganyan kayo? Kanina pa siya nanginginig pero hindi niyo man lang pinapasok. Sana man lang inalok niya siya kahit na siya. Tayo na. Hindi na natin kailangan ng basbas nila. Wala ka na ba talagang galang? Ganyan mo na ba kami tatratuan? Si Coach Nam. Nang mapagod na siyang mag-alaga kay ate. Ano bang sabi niyo sa kanya pagkatapos? Pinasalamatan niyo siya, di ba? Dahil sa ginawa niyang pag-aalaga at pagbibigay ng pag-asa sa kapatid ko. Pwes ganun din ako. Gusto ko rin maging pag-asa. Para kay Sunmi. At kung nagawa niyo siyang pasalamatan dahil sa ginawa niya kay ate noon, pasensya na. Pero hindi kayo bagay maging pinan ni Coach Lam. Tayo na. O ano, mahal? Handa ka na? Maganda ba ako? Sobra. Ayoko nang mawalay ka sa paningin ko. Bulero ka. Si Papa yan. At kung nandito lang siya ngayon, siguro sasabihin niya sa'yo, pasensya ka na, Sangbu, ha? Kasi hindi normal ang kalusugan ng anak ko. Na kailangan alagaan mo siya ng husto. At iyak na mamahalin ka rin niya. At ang isasagot ko naman sa kanya, Papa, huwag niyong isipin ang anak niyo. Nandito ako para alagaan siya. Hanggang sa kabilang buhay.
Kaya na ba tayo? Oo, luto na to! Kaya na! Uy! Teka, yung vacation leave mo, kung hindi ako nagkakamali, patapos na, di ba? Pero pwede pa bang pagkatapos na ng kompetisyon mo ako papasok? Sige na, pumayag ka na. Ano ka ba naman? Marami pa naman ako magiging laban eh. Tinatamad pa kasi ako magtrabaho eh. Pwede bang sa bahay na lang ako? Gusto ko na lang magluto para sa'yo at maging manager ng aking gwapong swimmer. Tigilan mo na nga yung kasasabi ng gwapo. Mas gusto ko ang pagsilbihan ka na lang lagi. Inubo ka? Hindi. Nasamid lang ako. Yun lang. Sigurado ka? Kagabi pa kita narinig na umuubo eh. Sigurado ka? Okay ka lang? Huwag ka mag-alala. Bale, wala naman to eh. Nagpapasalamat nga ako at kahit papano nagawa mo yung pampainit. Kaya hindi na gaanong malamig dito. Hindi gaya dati na parang nasa Antarctica. Wala ito. Simpleng ubo lang. Yun lang. Sunny, sisimulan na natin ang eksaminasyon, ha? Tingnang malalim lang muna. Nurse, matagal ba ang gagawin natin ito? Ha? Hindi ko alam eh. Bakit may lakad ka ba pagkatapos nito? Yung gwapong asawa ko. Kasi yung asawa ko may preliminary game ngayon. Gusto ko sana mapanood. O sige, bibilisan ko. Para mas maaga tayong matapos. O sige, relax lang ha. Sisimulan ko na. Medyo masakit. Para sa men's freestyle, lane 1, Dong Xiao Feng, lane number 2, Lee Sang Wu, lane number 3, Other Fla, lane number 4, Na Shi Dong. Hinahanap kita kanina sa audience pero hindi kita nakita. Hindi lang ako nagpapakita sa'yo. Pero pinanonood kita kanina pa. Ayaw ko kasing ma-pressure ka dahil nandoon ako. Pero talagang ang galing mo. Siya nga pala. Kumusta ang check-up? Ano sabi ng doktor mo? Ayon? Ubo lang daw yun, sabi niya. Iinom ko lang daw ng gamot. Eh bakit halos dalawang linggo na yan kung ubo lang? Ano kaya kung dalawa tayong pumunta kay Dr. Cho? Para alam ko talaga kung anong condition mo. Ay, hindi na kailangan. Sigurado akong ubo lang to. Kabisado akong sarili ko.
Sunmi, alam mo, matagal na rin akong espesyalista sa ganitong mga sakit. Kadalasan, marami ako nakikitang maganda. Pero hindi na iiwasan, may mga pangit din nangyayari. At ang pinakamaganda kong nakita, ay siyempre ang makita ang pasyente kong masaya sa kanyang buhay. Lalo na sa araw ng kasal nito, at sa kabila ng mga problema niya, pilit pa rin siyang bumabangon ng gusto. Pero, hindi laging ganun ang buhay. Nalulungkot rin akong malamang hindi mabuti ang lagay mo. Anong resulta ng eksaminasyon? Eh, kinalulungkot kong sabihin, Sunmi. Pero masakit mang tanggapin ang lahat, yun talagang kinalabasan ng eksaminasyon. Na-diagnose kang may acute leukemia. Papasukin mo ko, kailangan ko siya matulis. Ay, may pasyente siya kalitat. Dr. Cho, masaya siya na ho kayo. Nawawala po kasi si Sunmi, Doc. Dala niya ang ilang damit at personal na gamit niya. Nasaan ho ba siya? Ha, Doc? Gusto ko malaman kung nasaan siya. Asawa mo ang pasyente ko. Bakit hindi mo lang alam kung anong kondisyon niya sa ngayon? Kondisyon? Anong nangyari sa kanya? Sa ngayon, ang mahalaga ay ang kalagayan ng pasyente ko. Kung may sakit siya at iniwan ka, ang tanging gusto lamang niya ay lumayo muna sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, respetuhin mo muna kung anong desisyon niya. Alam mo, Sangwo, makabubuti yun sa inyong dalawa. Okay ka lang?
para naman mas mapagsilbihan pa kita. Mas mahalin pa kita. Gusto ko mabuhay pa para mahin ka araw-araw. Nangilis kita sa mo. Pala. Alam ko na ako nasaan siya. Talaga? Pinuntahan ako kanina ng tiyahin niya. Nasa Tongyong Hospital siya. Kung saan madalas siya nagpupunta nung bata pa siya. Eto. Sangho. Kaibigan. Kung makikita mo siya ngayon, baka hindi mo kayanin. Baka iba na ang itsura niya. Ay, ako, hindi ko alam kung tama itong ginawa ko eh. Maraming salamat. Pupuntahan ko siya. Ano bang ginagawa mo rito, Sunmi? Pagod na ako sa kakahanap. Tama na. Sango kasi. Gusto kong tatakan mo ito. Sige na. Sango, tama na! Tingnan mo ang kalagayan ko! Hindi mo ba nakikita? Mawawala rin ako gaya ni Uho! Pagkatapos ano mangyayari? Maghihirap din ako na ob... Natatandaan mo yung pinangako mo nung nasa bus tayo. Na hindi ka na magkakasakit, di ba? Na magiging malusog ka. Natatandaan mo? Pero ngayon, nasaan ang mga pangakong yun? Tatakan mo ito bilang katibayan. At pag natatakan mo na, hindi na tayo magkakahiwalay. Kahit kailan. Maliwanag. Ano ba harap niyo sa? Sir, baka meron kayong ganitong herbal. Huwag mo sabihing ayaw mo na. Medyo masakit na dyan ko eh. Sige. Kung ganon,
Heto, inumin mo naman ito. Ayan. Gusto ko ibang flavor. Strawberry! Akala nga yan. Ilang lunas pang bahay, vegetarian diet. Teka, ibig sabihin lagi yung dito ang asawa mo? Oo, maliban na lang pag dumadalaw dito ang siyahin ko. Ang sweet niya! Ang sugari ng asawa mo, no? Magkatabi kayo? Minsan sa tabi ng kama ko. Minsan naman, magkatabi kaming natutulog dito sa kama ko. Hindi niya lang alam kung gaano kasarap pagkayakap ko siya habang natutulog kami rito. Minsan niya lang ako. Sige! Kapag kong makatabi ang payat na to. Ay, alam mo ba? Naku, pahirapan pang mailabas yun, no? Mm. Pabot nga! Naku, ingatan mo yan, ha? Oo naman, salamat sa'yo! May kailangan ka, Sangwoo? Baka kasi gutom na sila. Bibili ako na makakain. Awag na! Palis na rin kasi kami. Salamat na lang, Sangwoo. Wala nga naman yun. Sige, maiwan ko na kayo. Ayaw niyo bang ako muna mag-alaga sa inyo? Kung gusto niyo po, magpahinga na kayo. Hindi na. Okay lang. Para naman kahit papaano makapagpahinga ka rin. Maglibang-libang ka kahit papaano. Oo nga. At huwag mo na siyang alalahanin na kung bahala sa kanya. Aalagaan ko siya mabuti. Maraming salamat po, Auntie. Kayo na ang bahala sa kanya. Alis na po ako. Nahihirapan ka na ba? Bakit ba naman itanong? Nagpapakulo ko pa rin ba ng herbal? Bumubuti ba siya? Anong sabi ng doktor? Ganun pa rin. Walang pinag-iba. Pero alam ko, makatutulong yung herbal. Tanda mo, nalalapit na ang laban mo sa finals. National game yun. Kailangan ako ng asawa ko. Kaya naman, baka pwedeng palitan mo na ako. Hindi ko pwedeng babayaan si Sunmi. Siguro naman, naiintindihan mo rin yun. Tama na nga yan.
balak ka. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay mo ba ako? Hindi kasi ako makatulog. Namimiss kasi kita, no? Bakit ang aga mong bumalik? Kung hindi ako bumalik, ibig sabihin hanggang mamaya ka maghihintay sa akin? Ikaw ang hindi nakikinig sa akin. Hmm? Alam mo, namimiss kita ng gusto. Kapag wala ka, parang hindi ako mapakali. Gusto ko makakita ng niyebe. Hindi kasi ako nakakita ng ganoon nitong nakaraang taglamig. Alam mo ba ang amoy ng niyebe? Amoy ng niyebe? May amoy rin naman ang niyebe. May amoy siya ng hamog sa madaling araw at ulan sa karagatan. Laging ganun ang nagiging amoy tuwing may niyebe. Halika. Saan tayo pupunta? Gusto mo ng niyebe? Masyado nang mataas ang white blood cell count niya. At lahat ng iyon ay malignant na. Mas matindi ito kaysa sa naging kondisyon ng kaibigan niyang si Wuhu na kapareho niya ang kalagayan na may leukemia rin. Ano ang pwedeng gawin? Ang tanging solusyon para makaligtas ay bone marrow transplant. Kailangan siyang maoperahan kung gusto mo siyang mabuhay. Kailangan pa ba akong lumipat ng ospital? Bakit ngayon pa? Bakit? Nahihiya ka sa kanya? Dahil umalis kang hindi nagpapaalam? Dalawin na lang natin siya pag nagtagumpay ang operasyon. Kumain ka ng gusto para bumuti ang pakiramdam mo. Pero, ayoko na eh. Sige pa, isang subo pa. Tatlong subo na lang.
Ang tigas na ng ulo mo eh. Ginagawa kong lahat para makahanap ng donor. Ginagawa ko ito. Nagsisikap ako. Para masolusyonan ang karamdaman mo. Talaga? Tumitigas na ang ulo ko para sa'yo? Sa kabila ng lahat ng to? Nagpapagamot pa rin ako kahit wala namang pag-asa? Sinusunod kita. Ano mang ipakain mo sa akin, hindi ako tumututol sa'yo. Yan ba? Yan ang matigas ang ulo? Nag-aalala ako sa mga taong mahal ko. At sumasama ang loob ko. Dahil... alam kong may iwan kita. Ipinagtanong kita sa bayaw at coach mong sinama. Aghahanap ka raw ng donor? Isang organisasyon nga na tumutulong maghanap ng donor. Maraming salamat, Papa. Patingin nga na iyong kamay. Napakaganda na iyong kamay. Siguro masyado kang nalungkot nang di kami dumating sa kasal niyo. Opo, nilungkot ako. Dahil gusto ko rin naman na makasama kayo sa araw ng kasal namin. Gayunpaman, tutol pa rin ako sa inyong kasal. Pero gusto kong kumapit ka pa rin kahit paano. Lakasan mo ang loob mo. Ngumiti na lang tayo. Lalo't pag gumaling ka na. Yan lang ang mahihiling ko sa'yo. Wala nang iba pa. Pero Mama, maiwan na kita. Mama! Kung pwede po sana, gusto ko kayong mayakap man lang. Lakasan mo ang bako mo. Magpakatatag ka. Giniginaw ka pa ba? Hindi naman. Mamaya lang, nandito na siya. Konting hintay lang. Mr. Lee! Ako nga. Kinagagal ako kayo makilala. Ako rin. Ikinagagal ako. Pasayos na at sinundo ko pa kasi ang anak ko. Miss Sunmi? Sunmi. Siya nga pala si Mr. Kim mula sa Sharing Foundation ng Japan. Siya makatutulong sa atin sa sakit mo. Ikinagagal ako makilala ka, Miss Sunmi. Talagang natutuwa ako sa inyo. Maraming salamat po.
Malaki ang tulong sa amin ng papa ko dahil nagtrabaho siya sa Japan. Siya nga pala, pagdating natin doon, kailangan ko munang tawagan ng foundation. Nasa na nga ba yun? Ah, ito. Mr. Kim, pwede huminto dito. Kahit sandali lang tayo. Masyado mahangin dito. Hindi ka ba ginaginaw? Gusto ko ang lamig ng hangin. Gustong-gusto ko. Mr. Kim, kailan ba huminag ka niyebe rito? Niyebe? Ay, nako. So, kung sawa na ako sa niyebe na yan. Alam mo, ang totoo niyan, halos isang linggo pa lang nang umulan ng niyebe rito. Pero huwag kang mag-alala. Madalas na may niyebe sa lugar na to. May oras pa naman bago natin makausap at taga-foundation. Gusto mo maglakad muna? Pwede ba akong maglakad-lakad? Oo naman. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin habang nandito tayo sa akin, ha? Huwag mo lang tatanggihan yung transplant, ha? Kunting lakas lang ng loob. Mr. Kim, gusto kong malaman nyo na natutuwa akong makilala siya. May asawa na ba siya? Talagang ako pa ang gusto mong magtanong nun sa kanya. Naku, huwag na. Sandali lang, ha? Itong isang ito ay pinabibigay ng pasyente sa'yo. Daphne yan. Yung mismong pasyente ang nagpalago. Sana magustuhan mong halaman na yan. Napakaganda nito. Maraming salamat, ha? Nako, akalain mo yung mahilig din pala siya sa halaman. Ay, naku naman, no. Kung mamalasin ka nga naman. Problema. Naplat yung gulong natin, eh. Hindi ko alam kung may vulcanizing shop na malapit dito. Buti pa, dito ka na lang. At hanap ako nung pwedeng tumulong sa atin. Thank you.
tingnan niya raw kung anong magagawa niya. Masyado na raw kasing luma to. Baka dapat na natin palitan. Para mas maganda. Baka pwedeng pakita ng muli. Sobrang mahalaga kasi yan sa asawa ko. Namana yan ni Sunmi sa papa niya. Yan na lang ang natira sa kanya na pwede niya makasama. Oh, tama ka. Ganun nga. Medyo. Pero matatagalan ang paggawa. Gano'ng katagal? Medyo aabuting daw ng ilang araw. Maraming salamat. Maraming salamat. Mahal, may isang bagay nga pala akong gustong ibigay sa'yo matagal na. Ibibigay? Pakikuha mo na lang sa bag ko yan. Ito? Buksan mo na. Pabango ito ah. Kailan mo ito ginawa? Matagal na. Gusto kitang sorpresahin. Kaya sa ospital ko ginawa. Pinadala ko kay Jungi ng mga gamit ko sa ospital nung dumalaw sila. May pangalan na ba ito? Ano? Si Snow. Kalagyan mo ng kaunti. Ang ganda. Salamat. Nagustuhan ko. Eh, ikaw, wala akong ibibigay? Yung regalo ko sa'yo, ibibigay ko pagkatapos ng operasyon mo. Talaga? Walang dumda, lubang napaka-espesyal niyan, di ba? Ganun na nga. Excuse me, handa na ba ang pasyente? Sandali na lang. Sandaling-sandali na lang. Magiging maayos din ang lahat, diba? Nangako akong ibibigay ko yung pagkatapos ng operasyon. Gusto mo? Ako na lang ang kukuha, ha? Hindi na po. Ako na lang ang kukuha nun. Okay. Eto.
basta niyang mapunti. Inayos ko na yan. Maraming salamat. Wala nga naman. Thank you.
isang araw lang na naginip ako ng masama. Naglalakad daw tayo sa isang bulubunduking lugar na puno ng niyebe. Sa dulo ng daan at sa kalmadong muntinig, sinabi mo, ikaw at ako ay kailangan ng maghiwalay. Na ikaw at ako ay may magkaibang landas. Kaya dapat lang na tayo ay magkalayo. Kung totoo yan, hinding-hindi ako papayag na malayo ka sa akin. Ni sa hinagap, hindi ko inisip na mangyayari yun. Pero doon sa panaginip, parang ibang-iba ako. Nakangiti pa ako. At patuloy na nagpapaalam sa iyo. At nagwika pang, pakaingatan mo na lang ang sarili mo. Hanggang ngayon ayaw tumigil sa pagtibok ang puso ko. Pinakamamahal kong Sunmi, mula sa araw na ito, huwag nating hayaang magkalayo tayo. Kahit isang araw lang. Kahit minsan man. Kahit kailan. Huwag tayong bibitaw sa isa't isa. Magkikita pa naman ulit tayo, di ba? Siguro. Ah! 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 Ah